Hi, good afternoon. Welcome to Jew Life in the Philippines. So, nandoon yung aking mga kasamahan ngayon. Kaya, ako pasyal muna ako sa aking mga gagawin. So, ngayon, meron kaming na-harvest na watermelon, but is very small dahil sa lupa. Mainit siya doon sa kabila. Pero meron pa doon iba. Kaya alanganin, pero ano siya, matamis, melon na melon talaga. Tapos kumuha sila ng mga buko, yan tatawanan sila doon sa kabila. Kaya kumusta kayo dyan lahat, pag ano yan, si Kuya Chris. Hello Kuya Chris. Hi po. Yan mga mani. Ano na? Si Mongustin. Buhay na buhay na si Mongustin. Tsaka si ate, wife niya. Ha, Mongustin. So, pasyal muna tayo ngayon sa ano farm. Wala muna. Sa ngayon, wala nang ano. Wala nang init. So, hindi na ako mag-sombrero. So, anong nangyari ngayon dito, ang update sa farm is, may bunga na yung mga tanim. Yung mga talong, mga ano-ano. Kaso, ang nangyari, siyempre, is medyo mainit ngayon, but sinisikap lang na laging ano. Sinisikap lang siya lagi nag dilig. Bawat hapon. Ayan, may bunga na. Meron ng mga ano, bunga siya. Ayan. Tapos, inaanohan lang siya. Kaya yan. Kailangan diliga lang talaga siya bawat ano, bawat umaga at hapon. So, yung poultry namin, malinis at napaka ano, laging nililinis para hindi maano, para maganda tingnan. Tsaka yung saging, nilagyan ng abono para pag mataba sila. Then, bag okay na ang may ulan, ililipat yung iba kasi yan, dwarf banana. Ito sila mga dwarf banana, yan pati ito. Yan, dwarf banana yan. Excuse me. Hello mga chicken. So, ito yung chicken namin. Meron din siyang mga ano. Merong palay dyan, na yung ano ba sa palay, yung ano ba pangalan yan, tinahupan. So meron pa yung mga ano, kaya yung tsaka lagyan din namin ng mais kasi yung ano namin, yung mga native na chicken namin is organic talaga sila, yung bang hindi lang sila umaasa sa feeds kundi kumakain sila ng mga gaya mais galing sa farm at mga ano pangalan nito, palay, na kumbaga meron mang harvest dito ng palay, tapos meron silang ano ba yun, yung natitira ba na ano. So papasok tayo sa ano, sa aming kulungan number 3. balik muna ako. So nandito tayo ngayon sa aming kulungan number 3 sa mga native house. So ito yung ginawa ni Perry yung nakaraan, ginawaan niya ng mga cages na yung mga manok. Saka yan, bali na buo na. So, ibig sabihin yung mga manok pag nandito, yan sila. Simple lang sila, pero ano, yan. Tapos yung iba nasa taas, yun. Tapos yung iba naman, nandito sa baba, yan. Sila, bali yung mga inahin. Bali, kumbaga nag-ano na yan sila kasi dumasok ako. Pero iakyat yan sila dito, kasi yung iba naman. Meron na silang sisiw. Sa big, ano, mabait yan. Then, yan si mama din. Pero, meron yan silang pagkain. Nasa ali lang. Kaya, ito yung nangyari sa cage number 3. Kulungan number 3. Yung mga chicken nandoon sa ano. So, meron din sa kabila, sa kulungan number 2. Yung ano. Ayan. Kailangan lang talaga, ano. Yeah. So, ito yung kulungan number 2. Yan, may mga chicken din.
Kaya may naglilimlim din dyan sa loob. Tapos nililinis yung dito sa taas kasi meron ding mga tanim dito. So malapit na rin mamumunga yung mga ano na yan. Ang mga saging soon. Tapos yung mga tanim dito ni Piri, marami na kami napipitas dito. At isa pa yung palaya ngayon nagkuha rin. Sa ngayon mainit lang, pero kailangan matyaga lang talaga, magdilig-dilig. Yun nga, may bunga na yan. So yan, hanggang doon. Tapos yung talong din dito, may bunga na rin. Kaya sa umaga, dinidiligan yan. Sa ilalim. Yan. Kaya sa mga ano dito, kailangan masipag lang talaga. Kaya may sili na rin. Sabi ko for how many days, mabunga na yan. So, malabong na. Ang mga ano. Maganda talaga kung ano lang. Kung ulan lang sunod-sunod, maraming matanim. Kaso, iba kasi yung ulan kaysa tubig na dinidilig. Pero, mayroon din dito naman na mabuhay. Yung mga upo na ito. Kaya mamaya, magluluto ako ng upo na kasi minsan yung mga bata, hindi nila kinakain yung ano, pag malaki, pag hiwa. Kaya, mayroon akong strategy, paraan kung paano lulutuin itong mga ganito. Kaya mamaya pinupinuhin siya ng maliliit, pati yung mga sitaw dito naman sa farm. Ano na talaga namin dito nga, kung magsipag ka lang magtanim, talagang hindi ka na magugutom. Kagaya niyang kumbaga mayroong mga saging, so how many days nakakain na po kami ng saging. Mayroon pa nga natira doon na hinog. So, meron din doon sa bahay. So, ang ano kasi dito, kung anong meron, hati-hati ang mga kasamahan. At hindi lang sa amin, kung meron kaming bibigyan din yung iba. Kung may bibili, bibili po namin. Kaya, salamat po Ma'am Los. Kasi yung farm, tinayo mo hindi lang sa ano, talagang para sa amin. Thank you po sa iyong kabutihan, Ma'am. Salamat po na sa panahon ngayon na medyo, siyempre, alam na natin ngayon na may crisis talagang dumating. Pero, by the grace of God, kung meron palang ganito, kumbaga, hinahanda na ba? Kahit yung mga eggs, hindi po namin maisip na yun, may pagkakitaan ng konti. Kaya, salamat po, Ma'am. Ibig sabihin yung kahit ganun, hindi kami na continue pa rin yung trabaho namin, yung hindi kami na meron kaming pagkuhana ng pangailangan. So, kagaya ng mga iba naming kasamahan, sila ko Kuya Chris, at yung iba din namin si ano, si Arniel. Kaya salamat po kami, Ma'am. Kaya ngayon nangyari, mamaya alis na kami dahil meron pa kaming magdala pa kami ng mga eggs, may nag-order. So kaya lang, stay safe lang po kayo dyan sa inyong bahay, at salamat po sa pagpanood ng aming channel. Thank you po sa inyo. Malaking tulong na din po yun sa amin dito sa aming lugar, na yung wala matulungan natin, kagaya nyo na mabigyan natin ng pagkain, kunting tulong. Kasi di po talaga basta-basta sa ngayon, maraming affected sa mga sitwasyon nangyari, lalo na yung iba wala ng trabaho. Then kahit nga sa pamangkin ko na meron ding yun nga siya na siya yung nakaraan. Thank you po sa inyong prayers na nangyari noon, 42 kilos siya, then 6 years old. Tapos ang nangyari na heart enlargement siya. So, tenestia, gitidii ko siya. So, nang nangyari is, sabi ng doktor, pag balakas yung hilik niya, lagyan siya ng tubo sa kanyang ano, para daw mahina yung ano. Tapos, yun nga, bilang ano,
yung nanay niya, yung kapatid ko, iyak nang iyak kasi hindi ayaw din yung makita yung anak niya na bata pa lang nilalagyan ng ganun. Kaya pinapili sila ng doktor na lagyan sila ng tubo dito sa ano, tapos titirahan lang siya ng gamot, pero mahal daw yun. So nangyari, nag-decide siya na ano, na yun lang, gamot lang, parang ano muna siya sa ICU para yatang obserbahan yung bata. Kasi iba yung ano eh, iba yung heart pag ano pala. Kasi malakas yung pintig ng puso niya. Kung ako lang, kung wala lang may biyahe lang ngayon, andoon ako sa Cebu, andoon ako sa ospital ngayon, pero yun nga, bawal ang biyahe, bawal talaga, maraming strict na ngayon din ang Bohol ngayon. Kahit nga sa mall, bawal na yung mga bata, 18 to, ano, yung matatanda lang, kagaya namin, yung mga edad namin ganito. So, ako po yung nagpasalamat sa inyo, kahit prayers lang po, napakalaking tulong na din yung, kasi hindi nga natuloy ang paglagay ng tubo dito sa ano niya. So, ang ano lang doon yung mga gamot. Maya-maya yung kapatid ko tawag sa akin. Dahil siyempre sa pamilya ko kasi sa ngayon, medyo ako lang din yung nagbibigay sa kanila, lalo na sa mama ko. Kasi wala rin sila. Nakakatulong din ako doon. Tapos wala na kasi din akong papa. Patay na. Pass away yung April last year. So, ganun lang yung bali mama ko na lang natira. Kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan dahil yun nga, pamilya ko. Tapos, lalo na ngayon, panahon ngayon, wala daw mga, mayroong mga tanim doon, bigas, mga kamuti, yung mga crops, sweet potato, saging, ganun. Pero, siyempre, kakain ng bigas yung mga bata. So, nag-decide ako, magpadala ako ng sa kanila para pambili ng bigas. At tumutulong din ako doon sa pamangkin ko na, sabi ko kahit konti-konti lang, lalo na sa gamot niya, na kasi bigyan na rin siya ng maintenance. Kaya na-shock ako, bakit ang bata pa niya may maintenance na. Pero sa ganun man, hindi man namin maisip na ganun, pero wala kasi pamilya eh. Kaya sa akin, sa lahat po nag-pray, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mga, kasi prayer is the powerful. Kaya ganun lang po ang aking pasasalamat po, pinaabot ko po sa inyo. Salamat po din. Ngayon, punta na ako sa aking bahay. So, yan lang update muna kami ngayon sa lugar, sa farm. Ngayon, dito kami. Kaya, thank you po, ma'am, sa aming mga tanim. Alagaan po namin ito. So, ngayon, linisan pa ito dito banda. On the next day. Thank you for watching. And salamat po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. God bless everyone.